Hello, good morning. Bali ako po ay gagawa lang video na ito para lamang po doon sa isang nag-message sa atin. Dahil po siya po ay stress na, problemado na po siya dahil sa baboy nila. Napasok na din daw po ng sakit dahil nangamatay ang kanilang mga baboy. Hindi po sa kanila, nangamatay po ang baboy sa kanilang barangay. So, kinakailangan po natin talaga na malaman ito. So bali, ang ginagawa lamang po natin, sa kasalukuyan po dito sa aming barangay ay tatlong linggo na po na nalasa ang African Swine Fever. Pero sa pamamagitan po ng higpit ng biosecurity ay naiiwasan naman po. So ano po ba ang biosecurity at ano po ba yung dapat nating malaman? Ano po ba yung dapat nating malaman na kinakailangan i-apply natin? So unahin ko muna yung bawal. Umiwas ka muna ngayon sa mga karne ng baboy. Umiwas ka muna kumain ng may mga sangkap na baboy. Kahit po yung mga maling, yung mga longganisa. Kasi karamihan yung binibiling mga inahin na may sakit ay ginigiling, ginagawang longganisa. Hindi naman po lahat. Pero meron pong gumagawa ng ganon. Basta lahat ng karne ng baboy. Madami po ngayon nag-aalok ng karne ng baboy na tinda na mura lang. Hindi po natin sure yun. Huwag po tayong bibili. Basta may papayo ko lang sa'yo. Ngayong panahon na ito ay huwag ka muna kumain ng may baboy. Kahit po lomi, hindi na rin muna ako kumakain dahil alam ko po na ang lomi ay ginagamitan ng karne baboy kaya hindi muna po ako kumakain. Iwasan muna po natin na kumain po muna na may karne baboy. Pangalawa, kinakailangan po ang pagpasok mo dito sa may pamalit ka na bota o kaya ay chinelas na panloob lang dito. Huwag mo ipapasok yung galing sa labas. Kapag ka ikaw ay bibili ng mga feeds sa feed supply, kinakailangan na pag-uwi mo, ikaw ay maligo muna, mag-disinfecta ka muna para sure. Dahil hindi po natin kita ang virus. So, bali ang ginagawa ko, kapag ako ay bumibili ay talagang nakatago yung kamay ko at hindi ako humahawak sa sako pag ako ay nabili ng mga feeds. Yun po ang ginagawa ko at syempre pagdating namin dito ay bago ako pumasok dito ay naliligo muna ako. At lahat ng mga damit ko na ginamit ko ay hindi ko ginagamit lalo na pagkapapasok dito nagpapalit agad ako. So, bali, ang ginawa ko naman dito noong nagkakamatay yung sa barangay namin yung mga baboy, ang ginawa ko, dali-dali ako nagbalot nito. Ito, dali-dali kong binalot ng lambat itong aking babuyan. Siyempre, kapag gayaan ay mamimintay natin hindi masyado makakapasyo ko yung mga langaw at ang mga lamok. Dahil ang naging career po ay ang langaw at ang lamok at siyempre ibon. Ayun pong mga madadala natin, kaya natin pong iwasan kasi may putbat po tayo. Naglalagay po tayo ng putbat, isinasawsaw muna natin yung ating chinelas at siyempre meron naman tayong chinelas na panloob dito. Bukod doon ay ang pwedeng magdala na lamang ay yung mga hayop, mga insekto at ang mga ibon. Ang mga aso wala nang problema kasi may mga disinfecta naman dyan tsaka hindi makakapasok. So kaya ang ginawa ko po dito ay dali-dali ako nagbalot nitong pati bubong nilagyan ko po yan. Kumbaga kurting kulambo ang style niya. Kinulamboan ko para talagang walang makakapasok. So kasabay po nitong aking paglalagay nito, bumili po agad ako ng nito kurudo, diesel. Ito po ay hindi po katanggap-tanggap para po sa mga veterinary. Talagang hindi ko po alam kung tatanggapin nila. Pero ito po ay sisiguraduhin ko sa inyo na hindi po katanggap-tanggap yan sa kanila. Pero ang ginagawa naman po natin ay yung biosecurity. Nasa sa atin na po yan kung gagamitin natin or hindi. Basta ang itinuturo ko lamang pong ito ay base po dito sa aking karanasan. Uulitin ko po, tatlong linggo na po nangangamatay ang mga baboy sa lugar namin. Kung kaya't ako po ay talaga nagpapanik at ganito rin po ang aking ginagawa. Alam niyo po, itong kurudo, hindi po to gamot sa ASF. Hindi po gamot. Ito po ay mabaho, amoy gas. Kaya pag na-spray niyo po yan, na-spray po natin itong mga lambat. Yan, kung makikita niyo po, kita niyo yan, madami akong basahan na nakasampay. Yan, sa mga palipalibot. Yan, mga basahan po yan. Kita niyo po yung mga palibot. Yan, may mga basahan. Dahil yan po ay ini-spray ko din. Yan, mga yan. Binabasa ko po yan ng kurudo. Pagpasok mo dito at hindi na amoy kurudo, iuuling sprayin. Sprayin po uli. Katulad po nito,
Ako po yung nakapag-spray na kanina. Kung makikita nyo po, oh, mga patay na po yung, mga wala na po yung mga langaw na yan. Yan po ang mga langaw yan, o mga wala. Basta po yung tinamaan, laglag po yan. Yan. So, para po mabilis, ay hindi ko na po gagawin. Hindi na po ako mag-i-spray muna. Basta kasi na-spray ko na po ito. Masyadong hahaba yung video natin. Basta kapag ka po kayo, ibig sabihin lang, kaya po tayo gumagamit nitong krudo. Ito po ay parang insect repellent. Para hindi po tayo malapitan ng lamok at ng langaw. Isa pa kung sakaling may makapasok katulad nito, o may nakapasok, pero wala na yan. Tigas na yan dahil tinamaan. Ano man po ang mga kulisap na nadito, nakapasok na insekto, once na na-spray mo, ito yung in-spray ko ngayon, oh, tigas. Once in-spray mo at tinamaan yan, once na tinamaan ng kurudo, patay agad. Kahit pabangaw na malaki, basta tinamaan ay talagang tepok agad yan. So, ganun po, dublihin po natin ang pag-iingat dahil talagang napakabagsik po dahil naranasan ko na. Noong 2020 po ay talagang ubos po lahat ng aking inahin, partner at mga biik. Napakadami ko pong nadamay na ano na mga inahin, sinamsam po lahat 'yan. Yan, may mga nakakapasok na pa isa-isa dahil malaki po ang lambat. Malaki po ang lambat, oh. Ito ay wala na naman pala 'to. Tigas na, na-spray na natin 'yan. Once na na-spray po natin 'yan, hindi na makakalipad basta tinamaan. Yan. Basta tinamaan. Tapos yung gagamitin niyo po dito na tsinelas ay yung pang ano lang, pang dito lang, panloob lang. So malaking bagay po at malaking na itutulong po nitong net. Kasi nasasala nito yung mga gustong pumunta dito. Kaya nga lang ay mali rin yung aking nabili na net dahil malalaki pa. Asya pa rin yung mga langaw sa kalamok. Ngayon, okay, pa isa-isa pa rin nakakadapo. Pero iyan po, inaagad ko ng spray. Inaagad ko po ng spray yan. So, sana sa pamamagitan po ng video na ito ay meron po kayong nakuhang idea at ito po yung magiging kasagutan sa inyo pong problema. Kahit po ang kapitbahay mo ay may tama, doon po sa kapitbahay ng mga namatay na baboy ay dali-dali ko po na tinawagan at pinagawa ko po agad to. Pinabalutan ko na ganito, sila po ay kapitbahay lamang. Pinabalutan ko agad, nagpa-spray ako ng kurudo. At yun, hanggang sa ngayon po, after 3 weeks, ay okay pa naman po ang kanilang baboy. At sana po ay patuloy na maiwasan na. At umalis na itong ating kaharap na mga virus na to. So sana sa pamamagitan po ng video na ito ay meron po kayong nakuha na idea. Uulitin ko po para po sa mga disclaimer, hindi po ito gamot sa ESF. Ito po ay ginagawa ko lamang base po sa aking mga research at saka base na po sa nagiging karanasan ko dahil lahat po ng paraan ay gagawin ko para lang po maging safe para makaligtas po sa virus na ito ng African Swine Fever. Yan. So bali, higpitan nyo po ang biosecurity hanggat maaari. Huwag po kayong pumunta sa matataong lugar. Kasi ang matataong lugar, hindi natin alam kung sila may alagang baboy o kaya ay may virus. Kapag may mga haharang-harang diyan na mamimili ng baboy, napunta pa, may mga dala mo yung baboy na malalaki. Sa karsada, sawayin nyo, sabihin nyo huwag diyan kasi sila po ang tunay na nagdadala. Naging carrier po sila ng virus. Kahit walang virus sa inyong barangay, pag napasok. Yun din po, mayroong mga ilang technician na nakakapagdadala din. Hindi nila alam na sila ay contaminate. So, hindi po nila lahat ang technician kasi iba-iba naman po ang technician. May mga technician po naman na pagka pumasok sa isang lugar ay hindi na po pumapasok uli. So, hindi po lahat ng technician ay ganon. So, ang krudo po ay insect repellent at siyempre po, ito po ay nakaka-control ng mga pumapasok na kulisap o ano pa mang insekto. Spray mo lamang pagka kinakitang lamok dito or di kay langaw, yari lahat yan. Yari yung mga ano yan. Wala makakapasok at sigurado may save mo. Huwag masyadong magpa-stress kasi naranasan ko na yan. Walang nangyayari sa akin nung ako yung nagpaka-stress. Pero ngayon, alam ko na safe na ito. Unang-una, panalangin natin sa Diyos na patuloy na protektahan ang ating baboy. Siyempre, kung ikaw nananalig,
ay kinakailangan gumawa ka. Pananalig na walang gawa ay patay, sabi nga. So habang ikinananalig, gumawa ka, kumilos ka, maglagay ka ng biosecurity, higpitan ng biosecurity at umiwas ka rin sa mga bagay na dapat iwasan. Mga bagay na dapat iwasan, yung may mga karneng baboy. Huwag na munang kumain ngayon ng karneng baboy, makakatipid ka pa. Gulay-gulay na lang o kaya manok or baka na lang. So ganoon lamang, ginawa ko lang po ang video na ito para po doon sa nagme-message sa atin at sana ay patuloy na makatulong ang video na ito, hindi lamang sa kanya kundi sa ating lahat na may mga baboy para makaiwas tayo at makaligtas tayo sa ganitong uri ng sakuna. Yun lamang po, maraming maraming salamat po. Happy farming everyone.